1, 2, 3, come on! Hi po, magandang umaga po. Ah, magandang araw na lang para sa lahat. Ano? Gagawa tayo ng video para sa ano, kung paano mag tawag yan? Mag-repack ng bearing at magtanggal ng brake shoe. Ano po, ito po, civilian bus. Sa civilian bus po ito, doon sa likod. Ayun, inumpisa na ng kasama ko. Hello naman dyan! Yan, si Jose Morta. Hello. Bago natin umpisahan, papakita ko muna yung gagamitin natin mga ilyabe o kaya flyer. Ano? Ito po, kailangan natin ng 19 ilyabe para dito tanggalin yung axle bolt. 19. Kailangan din natin ng flyer, monkey flyer po. Okay, lumos din. Tapos yung 10mm converter na to. Bali, letter T na yung nangyari. Kailangan ng maso. Tapos yung pencil na rin. Pagpukpuk mamaya. Tapos yung pang-adjust ng preno. Ito po. Pang-adjust ng preno conversion na to eh. Kumbaga yung mga ilyabing hindi na nagagamit, puputulin mo na lang. Asasahin mo yung dulo para kakapit. Yung sa adjuster. Yung gear ng adjuster. Ito po. Yung sa likod. Mamaya papakita ko rin mga yan. Okay, umpisa na. Ito lang po. Yung mga axle bolt, 6 na piraso. Ngayon, sunod, hugutin natin itong pinaka-axle niya. Ha? Yan. Axle muna, tanggalin natin. Kailangan natin ng pagpapintilan para may gumi. Masalo. Uy! Lumipad. Marina. Yan. Ito po yung axle niya. Dilinisin natin mamaya. Kita natin dito. Para hindi mo. Pagka. Yan. Susunod natin guys. Tanggalin natin yung outer oil seal. Ito po. Gamit lang ng monkey fly. At ipinin natin ganyan. Tapos hinilaan natin. Bagong-bago pa to. Yan. Tanggal na. Ito po yung outer oil seal. Sunod natin yung 10mm para sa lock. Dito oh, tanggal natin. Dalawa to piraso. Yan. Tapos, tanggalin itong pinaka-lock. Ito. Linisin natin mamaya, papakita natin pag malinis na. At tapos gamit tayo ng pansing seal para malugan itong nut niya sa loob. Ito, hinasa ko na to yung dulo ng letter T na 10mm. Ito, pupukpukin natin para lumawag. Ayan. Yun na. Ito yung nut para sa bearing. Yan. Tapos bago mahugutin ito, kumakapit pa yung likod niya o kaya nagkalabi na yung brake drum, adjust tayo dito sa likod. May adjuster dito sa likod. Papakita. Ito, may ari ito, dito tayo mag-adjust. Luluwagan natin. Huwag paigpit kasi lalong hindi mo matanggal yung brake drum. Yan. Adjust natin, sagad natin konti. Para maluwag, madaling hugutin.
di ba? Yan. Tapon pala kanina. Yun. Tapos, doon naman sa kabila. Dito, i-adjust din natin dito. Ganun din. Yan. Bali, naluwagan na natin yung adjuster, no? So, tatanggalin natin itong brake drum. Pero bago yun, tanggalin mo muna itong ano, itong outer bearing. Hilahin mo konti para lumabas. Yan. Tanggal na. Ito yung outer bearing. Lagyan natin sa box. Tapos, diretso na natin hugutin para makita natin yung loob. Uy! Yan. Dumi. Dumi ng loob. Oh. Dumi na. Ito yung inner. Inner oil seal, inner outer naman po ito. Yan. Ito yung i-repack natin mamaya. Lilinisan muna natin tapos i-repack lahat. Bagong grasa. Tapos ito naman, papalitan na natin itong brake shoe. Wala na. Masaya na yung rivets niya. Tapos, check upin na rin itong brake cylinder kung hindi siya stuck up. Eh, tanggalin na natin. Okay. Hindi gamit tayo ngayon ng monkey plier. Tanggalin natin muna itong lock ng brake shoe. Ito po. Tutulak konti tapos ipihit. Ito po, yan. Ganun lang, kasimple mga kaibigan. Yan. Ano po yun? Okay. Ito yung lock ng brake shoe. Tapos dun sa baba. Ganun proseso din. Ito yan, parehas lang. Tapos, hugutin mo ng buo lahat. Yan. Tapos ngayon, pwede mo nang tanggalin. Gagamit ng bari o kaya kung ano, sikwatin mo lang para matanggal na. Hindi pwede mo nang tanggalin ng buto. Sikwatin mo lang para matanggal. Ayan. Tanggal na. Tapos sa kabila, ito na yung brake shoe. Papalitan natin ito buo. Palitan natin ng bago. Ito pinaka-return spring. Brake shoe. Ito yung dalawang to. Ilinisan natin tapos papakita natin isa-isa mamaya. Yan po. Natapos na natin linisan yung mga pyesa. Ito po isa-isayin natin po ha. Mga pangalan nila. Yan. Ito po una yung tinanggal natin kanina. Outer oil seal. Ito po. Outer oil seal. Inner oil seal. Outer, inner. Ito po yung outer din na bearing. Ito yung inner. Spindle nut po. Tapos spindle lock. Ito po yung pinaka nut nya. Ay bolt, bolt pala, bolt, bolt. Tapos ngayon, punta tayo sa brake cylinder. Ito po yung mga pyesa nya kasi tinanggal na namin, nilinisan na. Ano po? Malabo yata. Ito po. Ito po yung pinaka-piston ng brake cylinder. Yan. Ito. Ito po yung rubber cup. Ito yung rubber cup niya. Ito rin yung rubber boots. Rubber boots po yan. Ito po yung pinaka-adjuster doon sa salpak dyan. Mamaya papakita natin kung paano sa actual na sa loob. Ano? Yan po. Ayan, nalinisan na natin. Ngayon, susunod natin magre-repack. Repack na natin yung bearing. Ito. Ito po si Utol, Berhel Gabay, chief mechanic namin. Ayun, nagre-repack na siya ng bearing. Ayan, kinakabit na dyan sa hub. Ayan po. Chief mechanic namin, nagre-repack ha. Tindi, ano? Yan, tapos yung ano natin, may tama kasi yung brake drum natin eh. Punta natin dito sa turner namin. Brake drum kasalukuyang ano, tinuturn na po. Ayan, yung turner namin, minum lang.
si Mr. Jose Morta. Ayan po. Ayan po, tinuturno ko lang yung ano natin para malinis yung brake drum, para maganda, pantay. Para bago din yung ano, brake shoe natin ikakabit. Ayan na. Umpisa na natin ikabit yung iba. Ayan, re-repack na natin yung bearing. Ito lang po. Ayan, kuha ng grasa. Ganyan. Depende na sa inyo kung paano gusto nyo pag ano, pag-grasa. Ayan po. Ayan. Kailangan palabasin dito yung grasa. Tapos, lipat na naman ganyan. Ganun pa rin. Ganyan. Pasintigan. Ganyan lang po. Okay, tuloy mo na. Maya na naman. Ayan. Ngayon, ikakabit na natin itong inner bearing. Bali, na-repack na natin itong ano, bearing. Nilagyan na rin ng ito, grasa sa loob. Binago lahat kasi ito, repack eh. Kailangan natin baguhin lahat. Tanggalin yung mga maruming grasa. At saka, palitan ng bago. Yan po. Pagkatapos ng inner bearing, ito din, susunod natin yung inner oil seal. Ito po. Ngayon lang maglagay. Yan. Tignan natin konti para lumapat. Pagkatapos, gagamitan natin ng sinsil. Yan po. Bakal naman. Straight. Tsaka masok. Pupukin natin konti-konti. Para maganda yung pagkakalapat. Dito. Paikot na pupukin. Konti-konti lang para lumapat siya ng maayos. Pag nailapat mo na, pwede mo na ikabit doon. Yan. Tapos na natin to. Sunod na natin yung paglagay ng brake shoe. Balik tayo doon sa... Ito po, naikabit na natin yung brake cylinder. Yung kanina, yung piston, yung rubber cap, rubber bolts. Ayan na, naikabit na po. Ito yung pinaka-adjuster natin. Ipitin mo ganyan, tataas ito. Ayan po, kabilaan yan eh. Lapat na natin yung brake shoe. Ito ngayon, brake shoe. Brake shoe natin oh. Ito, para may kanal dito, kailangan itong kanya nakapwestong ganyan. Ganyan po ang pwesto niya. Tapos, itong pinakalock. Lalagay natin. Ganyan po. Lock natin. Lalagyan natin. Ito yung return spring niya. Ganyan lang po ang paglagay niyan. Sandali lang, malambot lang to. Tutulak lang natin ito. Uy, madulas, madulas. Yan, may kabit na natin mga kaibigan. Tapos return spring po ng preno para hindi basta-basta matanggal. Yan. Ganyan po. Ayan. Tapos itong isa. Kabitan natin. Tapos silip-silipin natin kung maganda yung distansya dito. Parehas dapat para kabit natin yung brake drum. Eh, swab yung papasok. Hindi na problema. Yung pang ano. Yan. Tapos na po. Yan. First na. Pwede na to. Yan.
post na yan, ilalagay na lang natin yung brake drum para matapos na tayo. Yan na. Oops. Yan na po. Pinapupunasan natin konti. Kasi nilinisan na natin to eh. Puro dumi kanina eh. Yan. Lagay na natin. Tapat lang natin dito sa spindle yung butas ng bearing para hindi masira yung oils natin. Yan. Yun. Yan. Yun lang po. Yun. Kalapat na yan. Tapos, outer bearing. Kapit natin. Outer bearing po ito. Relax, man. Relax. Yun. Pasok na po. Sunod, yung pinakanat ng spindle. Ito kasi nagsisilbing lock ng ano bearing natin. Yan, ito po, ganyan lang. Yan. Oh. Yan. Tapos kukuha ng bakal. Tusok mo dito para madaling pihitin. Yan, di ba? Para hindi ka mahirapan, wala kasi piston ng itiyabi dyan. Special tools ang kailangan natin dyan para higpitan. Gagamit tayo ng the best tools all over the world. Yan, winelding lang na bakal na may kasamang 10mm socket. O kaya yung improvised na lang ito eh. 30. Tapos martilyo. Hihigpitan natin mga kaibigan. Ha? Ganito lang po. Pukpukin natin. Sasagad muna natin yung hihigpitan. Pansinin natin kung alo, kung hindi. Papansin mo naman. Ayan. Suabi siya, di ba? Yan, suabing suabi po. Susunod natin, i-release ng konti. Ito, release natin. Kasi pag sobrang mahigpit to, madaling masira yung bearing. Kailangan mo yung saktong-sakto lang siya. Papansinin mo, smooth na smooth talaga yung ikot ng bearing natin. Susunod natin itong spindle lock. Spindle lock po ha. Tapos ito may, kaya may mga butas-butas yan kasi dito natin, pati itong bolt, may thread doon sa loob. Doon magiging lock nya. Testingin natin kung tutugma yon. Pag hindi, pipihit natin konti. Kulang ng konti, di ba? Tanggalin natin. Itatapat natin yon. Yun. Yan, bali may awang palit dito. Ito, ito pinakalak na to. Dito mo ilalagay. Ito, kita nyo ba? Yan, tapat natin doon. Yan, sakto. Yan. Ngayon, papasok na yung bolt natin gamit ng 10mm. Yan, ito. Yan. Pasok na. Yun, kasalukuyan gumagawa si Utol doon sa kabila. Utol Berhel. Yan, tinatapos niya doon sa kabila para mabilis yung trabaho. Tayo naman dito sa kabila. Yan. Ano to? Okay na ba dyan? Kunti na lang to. Yan, kunti na lang daw. Tapos na niya. Mas nauna siyang nagkabit. Ayaw, medyo... Yeah. Kunting higpit lang to. Hindi masyado. Baka maputol natin. Kasi maliit lang na bolt to. Sunod natin. Yung outer oil seal po natin. Ito na kasunod dito. Yan. Ganun mo lang. Didiin mo lang to. Oh. Tapos na po. Ngayon, ilalagay na natin yung pinaka-axle natin. Kunting trabaho na lang. Tapos na tayo dito. Pwede na. Yan. Ito po yung pinaka-axle natin. Axle. Dito po natin ilalagay. Opya. Ito. Pasok natin dito. Dahan-dahan. Kasi may gear sa loob yan eh. Dahan-dahan natin. Ganyan. Tapos dahan-dahan natin. Ilalog-alog natin konti para lumapad doon sa gear niya. Ayun. Pasok na. Lagyan na natin itong mga bolt.
Yeah, ito lang mga kaibigan, madali lang to. Yan. Ay, yan, tapos na natin. Testing lang. Ito. Testingin natin yung preno kung maayos ba yung pagkakalapat niya o hindi. Yan po. Civilian bus po ito. Yan. Labas na. Yan mga kaibigan, na-testing na natin. Ayos na ayos ang preno natin. So tapos na tayo. So hanggang sa susunod na video natin, sana ay inyong magustuhan itong nagawa naming video. Maraming maraming salamat sa inyong oras, panunod. Melbourne! Melbourne Gapay!